Mahiwagang alamat ni Papa Carlo! Ganda nung alamat ko. Huh? Ako ba mag-alamat? Sabi mo, may baong kang alamat. Kaya nga, atabi muna ako eh. Atabi muna ako. Ganda nung alamat ko. New Year. Speak of New Year, Papa Carlo. Okay. Dito sa atin, sa Pilipinas, anong mga handa? Ha? Anong mga handa? Madami. Lumpiang Shanghai. Mm-mm. Mango. Graham. ang yung medyo maselan lang, yung ang dami yung ipiprepare eh. Hmm. Yung ano, ang dami kasing ano yun eh, parang buong araw mo gagawin yan eh. Diba? Sushi. Grabe yung preparation. Sushi. Diba? Yan na nga. 12 prutas na bilog. Diba? Tama. Dami. Ba't may saging? Ba't may saging? Diba di ganito sa atin? Doon sa Japan, ang New Year nila, iba sila mag-celebrate. Paano sila mag-celebrate? Actually, hindi sila nagka-countdown. Wala silang paputok? May fireworks sila. Iyang fireworks. Boga. Chinese tradition yan. Okay. Chinese tradition yan. Yung, sa Japan, iba? Ang fireworks ay nagsisimbolo ng pagpapataboy sa mga malas. Bad spirits, yan, bad luck. Oh, okay. Tinataboy nila. Kailangan mag-ingay. Actually, kailangan lang mag-ingay. Kailangan lang mag-ingay. Kaso nga lang, bilang tao, nakakapagod mag-yaw-yaw na mag-yaw-yaw. Mm. Kahit naman di niya New Year, maingay ka eh. Diba? Mag-yaw-yaw. Tama. Ngayon, yung Chinese tradition, ay gumawa ng fireworks. Dahil noong unang panahon sa China, Ming Dynasty, sineselebrate nila ang New Year. Mayroon silang mga palabas, teatro, manonood yung... Pero ano yan, di ba? Sa February yan yung nagawa. Tama. Dahil yan ang sinusundan nila, yung kalendaryo, hindi yung Roman. Itong kalendaryo natin, Roman yan. Mm-hmm. Iba yung sinusundan nilang kalendaryo noon. February. Oo. Mm-hmm. Kaya nga doon dinagdag yung leap year. Kasi yun ang pinaniniwalaan nilang huling araw ng taon. Okay. Kaya sabi nila, ay may sobra tayong isang araw, doon mo ilagay sa dulo. Yun yung dulo ng taon, yung February 28. Mm-hmm. Sa kalendaryo noong unang panahon. So nung nagsiselebrate sila, tahimik lang, walang fireworks. Sinugod sila ng kalaban. May sumugod, umatake. Kasi nga alam ng kalaban, magsiselebrate sila ngayon. Mm. Atakehin natin. Hindi sila naka-alarma. Hindi sila... Sino yung kalaban na yan? Brothers ba yan? Taguro ba? Tama niya lang si Sensui. Sinugod nila ngayon. Kaya simula noon, sabi ng emperor, pagka bagong taon, sasalubugin natin, kailangan mag-ingay tayo. Mm. Kailangan magpa... Panakot. Magpasabog tayo. Mm. Magpailaw tayo. Panakot yun. Tama. Oh. Para hindi tayo salakayin. Ganun ang nangyari. Inuunahan nila. Oo. Mm. Hanggang sa naipamana na sa mga ibang generasyon at sa ibang tao. Tulad natin. Nakasanayan na, no? Oh. Every year. Yearly. Oo. Oh. Oh. Eh dahil napatunayan naman, magandang pasok ng taon. Kaya, tuloy nga natin. Ano ba ginawa natin nung nagsimula? Tuloy lang natin yan. Ngayon, sa Japan, tahimik ang New Year. Natutulog sila. Ang tradisyon nila, nakita mo yung bandera nila? Mm-hmm. Kulay puti. Tapos may bilog lang. Pula. Ayun. Ang simbolo nun ay rising sun. Rising sun. Mm-hmm. Rising sun. Ngayon, pag bagong taon, sa pagsasalubugin nilang bagong taon. Hindi sila sa midnight? Hindi. Tayo kasi December 31, nag-aabang na tayo. Yun. Oh. Ginagawa nila yun doon. Gawa ng fork commercial kasi may mga turista. Oh. Ibig sabihin, sinasabayan nila. Hindi lang Japanese ang tao sa Japan. May ibang tao. Gets mo? May gusto mag-celebrate ng ganito. Ina-accommodate nila. May countdown din. Meron din naman. May fireworks. Pero yung... kinagaway ang tradisyon nila, ang salubungin ang rising sun. Ang rising sun. Okay. Matutulog sila maaga, gigising sila ng maaga, at titingin sa itaas para hintayin ang rising sun. Mm. Magme-meditate sila, tahimik. Sasalubungin ng bagong taon ng peaceful. Magme-meditate sila, tahimik lang.
pag-angat nung araw. Sa atin, baliktad. Ibig sabihin na. Eh, pag-asenso. Mm. Ganun. Lalo na pag nandun sa may Mount Fuji, si Fuji-san kung tawagin nila. Ganun sila doon mag-celebrate. At pagkatapos nun, isa nga lang sila kakain ng sukiyaki. Yan ang kinakain nila doon. Alam mo yung sukiyaki? Ano yun? Ay, yung baka yun, yung beef. Okay. Yung beef. Beef yun, sukiyaki. Masarap na pagkain yun. Makain ka ba? Nila. Makain. Hindi kasi ako makain ng beef. Yun ang pagkain nila. No? Sukiyaki ang handa nila. Di ba sa atin? Lechon, Shanghai, di ba? Ano pa ba? Porchalad. Sa amin kasi ano eh. Sa kanila, sukiyaki. Tapos, para humaba ang buhay, anong pinapakain sa atin? Sa Pilipang, pamahaba ng buhay? Pansit. Pansit. Sa kanila, soba. Soba. Ngayon, Papa Carlo, ano yung mga, pag narinig mo yung bansang Japan, ano yun? Sushi? Ano pa? Ano mga pagkain doon? Sa... Anong mga pagkain sa Japan? Japan? Alam mo? Madami. Yung mga... Anong sikat? Yung pinagmamalaki, yung lumari sa Pilipinas, ano ba yung sa Pilipinas? Adobo. Ganyan. Sinigang. Sa Pilipinas yan. Sa Japan? Pag sinabi mong Japan, yung mga aglio olio, pesto, yung mga seafood marinara, ganun. Pizza. Sigurado ka Japan yan? Yan ang pagkain nila doon? Oh, yan. Yan ang pinagmamalaki nila doon? Mm-hmm. Mga Japanese dish? Pasta. Salad. Salad? Anong salad nila doon? Sa ano? Japan. Caesar salad. Sigurado, kakarating ka na ba sa Japan? Oo. Anong capital ng Japan? Sa Milan. Salahan ako, nagtanong pa ako eh. Wala akong makuha matinong sagot sa'yo eh. Sushi. Sushi. Yan. Ramen. Yeah, ramen. Yan, yung mga pagkain doon. Di ba, yung pagdunari, naku, kain ka doon. Naku, manap. Yung chicken, karagi yun, di ba? Ayan, karagi. Sarap na. Yun. Ngayon, may isa doon sikat, mahal. Ano yun? Wagyu. Wagyu beans? Wala lang yun. Bagyu yun. Bagyu ba yun? Ano? Wagyu beans. Wagyu beans. Wagyu. Wagyu. Wala lang yun. Wagyu. Wagyu beans. Bagyu beans. Yung karni. Uy. Nakapagpa-uwi kami. Galing kami ng Baguio nung January, January 3. Nung gabi yun, namimigay sila, ano? Baguio beans. Cauliflower. Cauliflower. Nakapagdala kami ng ano, isang sako. Cauliflower. Oo. Nagbigay sila isang truck. Napumila kami doon. Ang daming binigay. Isang sako. Na nakuha namin. Oo. Anong ginawa mo? Ha? Binabigay din lang namin. Hindi, ano, inuwi namin. Binigay namin sa Tarlac. Tapos nag-uwi kami dito, yung kalahati. Ang dami, ang dami. Salamat sa nagbigay yung mga taga... Ano yung tsura ng cauliflower? Sigurado ka cauliflower yung binamigay? Madahon. Mahal ang cauliflower, cauliflower madahon? Madahon siya. Ano kulay? Ha? Ano kulay? Green, siyempre. Kulay green. Oh, tama naman. Oo. Malaki? Malapad yung dahon niya. Malalaki? Hmm, pa ganun. Kulay green? Kulay green. Sigurado ka? Hmm? Ba't parang nyog yung dinidescribe? Parang nyog yung... Sigurado ka sa Baguio yan, ha? May nyog. Hindi ba sa Baler kayo pumunta? Ngayon, itong Wagyu, eh, sikat na karne ito. Parang mga cubes yan, ba? Cubes. Beef. Beef yan. Baka. Sikat na karne yan. Mahal. May mga ano yan. May mga grade. May mga grade. Ng parang kategory. Ito medyo mahal. Ito yung pinakamahal. A5 yung pinaka... Ano ba difference nun pag mahal? Matigas? Mas mataba. Malambot. Malambot. Yung pinakamahal, malambot. Mm. Talagang pag kinain mo, kahit bungal ka.
Kulay puti, no? Tapos square yan. Kulay puti. Kulay puti? Oo. Oh. Parang iba yung pinag-uusapan. Nakakibs yan, di ba? Kulay puti. Parang marshmallow yung pinag-describe mo. Malambot talaga yun. Malambot talaga. Marshmallow yun eh. Hindi, nilalagay pa saguyan eh. Tsaka amibang. Taho! Tofu. Tofu yun. Malambot talaga yung tofu. Ngayon, yung wagyu, yan ang sikat doon. Hinahanda yan. Pag mga special lang. Kasi nga, mahal. Mm. Ibang presyo kumpara doon sa mga regular na karne. So pag may okasyon, pag may si-celebrate, yun yung isa sa mga special nila. Para sa atin, leksyon. Ganyan. Ngayon, ang pangalan na yan, papangalo, eh hindi pala Japanese pala, hindi pala Japanese ang nagpangalan. Turista ang nagpangalan yan. Sa Wagyu? Pilipino. Oh. Pilipino. Nag-celebrate sila doon. Taga-Baguio yun, no? Taga-Baguio! Taga-Binggit! Binggit! Mga kababayan nating mga ano yan, native. Ngayon, Papa Carlo, nag-celebrate sila dun. Murder sila dun. Murder sila. Labi, ilabas ang pinakamasarap, mag-celebrate tayo. Bagong taon. Pinakamapangmalakas ang food. Sabi, kakain tayo, celebrate tayo ngayon. Ang nangyari, Papa Carlo, nasarapan sila. Mm. Isa pa! Anong kinatay? Order ulit. Kambing? Hindi ba pinispisan yan or ano? Kaldereta, wagyu, hindi ba? Hindi ba kampukan niya? Order ulit! Latag ulit! Loot, ano sila? Kain nila, sarap-sarap sila. Napakalambot. Ngayon, Papa Carlo, ito na, dumating na yung bill. Babayaran nila. Nung babayaran nila. Bill? Mm. Yung sinasabi ko. Magkano bill? Lintik ang bill nila. 100,000. 100,000? 100,000. Ilang servings lang yun? Tatatlo lang. Tatlong servings lang tapos 100,000 binayaran? Ilan lang sila kumain? Dalawa. Dalawa lang? Ano yun? 100,000. Napakamahal. Napakamahal. Hindi ba golden phallus yung sinurd? Ang mahal naman nun. Pagkain ba yun? Napakamahal. Parang kotse na yun. Ito, no? Ito nga kasi sabi mo pinakamasarap eh. Ngayon lumabas sila. Mm-hmm. Sabi masarap kaso mahal. Mahal? Oo. Ano yun? Sabi niya, yun ang magandang tanong. Oo. Ano kinain niya? Ano yun? Sabi, yun yung matikman yan. Sabi ngayon niya, wag yun. Wag yun? Mahal yun. Oh. At simula noon, tinawag na siyang wag yun. Wag yun. Wag yun, wag yun. May kumiti ako. Ang lesson dyan, bago ka umorder, wag yun. Wag yun. Pag mahal, wag yun. Tingnan mo muna yung presyo. Barangay LS 97.1 Forever Number 1.